pakikwento muna sa amin. Anong involvement mo doon sa sinasabing in-involve ka ni Leobert dito sa pagkawala ni Jovelyn? Sir, wala po kong alam na bakit na na-involve po ako doon. Hindi ko po alam yung mga ganong parata niyo sa akin. Nagulat na lang po ako yung nangyari sa amin na biglang mayroon ng kasong ganon na lumabas na nang nasa hospital po ako. Okay. Ang sinasabi sir, lumalabas na kayo po yung mastermind po dito. Oo nga po, yun nga po yung narinig ko sa mga balita-balita po na ako nagiging mastermind po. Pero sir po, wala po akong alam talaga po dahil nang pumunta lang po ako, yun lang naman po yung alam po nag-away kami. Pero yung pag-tis mo doon sa ano, nagulat po ako doon, wala po akong alam po doon sa mga pangyayari na yun. Okay. At hindi ko naman po, wala mong liga. For the background lamang sir, kasi di ba ang sabi po nagkaroon kayo ng away, sinaksak ka, kaya nasa hospital ka ngayon. Ano yung punot dulo niyan sir? Yun po, yun lang po yung dito ang ano yung totoo po, yung kaya nga po ako sinaksak dahil tungkol po sa ganong hospital yun. Kasi umuwi po ako doon sa galing sa trabaho, pasunta doon sa kanila sa bahay ng anti ko na nandun kasi yung mga kapatid ko sa ebola ko bumabantay. Nagpasyan ako doon, ngayon nagkainom inuman kami, nagkatagay-tagay kami doon. Tanong ko sa, tanong ko doon sa kumag-anak namin doon na kung yun siya, pumupunta, ang sabi nila doon, wala. Ay ngayon, naging ako ng number niya doon sa isang bayo ko, na sabi ko, tinanong ko kung may mga number, sabi niya, mayroon. Kaya ang gusto ko sa anong mangyari niyan, pumupunta yung kaya, kaya ibinigay sa akin, tinawagan ko siya ng gabi na yun. Ngayon, pagpangit ko sa kanya ng gabi na yun, kaya tanong ko sa kanya na sabi ko na, Dong, kamusta? Kamusta na yung pinotos mo sa kanya na plano na mag-ukay tayo ng lupa na para libingan ng taong hindi mangangamoy. Hindi na po ako sinagot sa ganang sitasyon. Hanggang nagpalit ko siya ng cellphone, sabihin kayo mo ako nalang magtawag. Inot yung cellphone niya. Siya ulit ang nagtawag sa akin. Nagtawag sa akin ulit ng siguro ilang segundo lang. Siya naman ang sinagot ko na naman siya ngayon. Kinakamusta ko na naman siya. Tapos sabi niya naman sa akin, oh, bakit mo ako tinatawagan? Ay, nakablock ka na sa akin. Ginagago mo na naman ako. Sabi na sabi. Hanggang magalit po ako sa kanya na, ganun ang reaction niya sa akin. Na sabi ko, pinsan ka, hindi ka malang tumaroon ng humusumulong umanap dito sa mga nawawalang tao na kamag-anak natin, sabi ko ng gano'n. Ay nagalit siya, tinagmura niya ako. Tinagmura ko rin siya ngayon, sinamong ko siya, sabi ko sa kanya, pumatapa nga talaga, puntahan mo ako dito sa kanto ng San Jose. Ay sa San Jose, pero nandoon ko ako sa Santa Lourdes na yun. Tinanggap ko lang na nasa San Jose ako. Para tinitingnan ko lang po kung anong reaction niya. Kasi sabi niya sa akin, hindi naman ako kuya gago na mapunta dyan dahil alam bakit baka pagkatambangan mo ko sa mga barkada. Hanggang nagdalala ng usapan namin, sabi ko sa kanya, hindi ako ganun ka-traidor. Namatay ulit ang cellphone. Pagkamatay ng cellphone ulit, tinawagan ko ulit. Pagkapatay ng cellphone. Tinagmumura ko siya. Sabi ko sa kanya, eh, nandito na ako ngayon sa kanto ng Pulan Lupa, sa mga papuntong basketbolan. Nasaan kayo? Nasaan ka? Sabi ko nang ganun. Hanggang hindi niya na sinagot, pinatay niya na lang ulit ang cellphone. Wala na, hindi niya na sinagot. Pero nandoon po ako sa bahay ng auntie ko nang nawawalan. Ngayon, pinatay niya ang cellphone, mga 4 minutes, tumawag ako ulit, ang nakasagot, yung mismong may-ari ng cellphone. Tinanong ko, oh, sabi ko, Brad, bakit parang kumahimik na dyan sa inyo? Nasana yung mga kausap ko kanina. Sabi niya, Brad, wala na dito, nag-alit na. Sabi ko, napunta, kami may pinuntahan. Sabi ko, nakamotor ba? Sabi niya, wala, naglalakad lang. Sabi ko, sige, okay. Tapos sabi ko, sino ka ba? Nagpakilala sa akin ang apelido niya na sabi na kilala niya rin daw kami. Kilala ko siya. Kaya tinanong ko ang sinabi niya, tabang kay apelido niya. Ngayon, sabi ko, sige, Brad. Patayin ko ng cellphone. Sinatay ko ng cellphone. Pagpatay ko ng cellphone, wala na. Tapos nagpaalam ako sa mga kasama ko doon sa bahay na. Sabi ko, uwi na ako. Tawagan niya na lang kasi sa sakaling yung mga bagay na nakakainala dito para kahit pa paano na mga pagtulong-tulungan natin.
Mm-hmm. Nung umuwi ako, sabuwi ko, pagdating ko sa bahay, sakto rin na tinawagan ako ng buwa ko, review, mga 11 yan, 11 o 12 yan. Mm-hmm. Pagdating doon, tinawagan ako. Pagtawag sa akin ng bayo ko, sabi niya, bayo, dali ka dito kasi may mga taong umaligo, dali ka dito, may mga taong magsusunod sila sa mga babae. Mm-hmm. Sabi ko, oh, sige, 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 balik ako. Sakto yung pagbalik ko, pabilis sa takbo ko, sakto pagpabalik ko doon, nag-parking ako doon sila sa labas ng bahay, nagkakintokintokan sila doon. Sakto pagbaba ko ng motor ko, pababa rin ako doon sa kanila. Sa yung daan kasi ng ilang transit at saka doon sa ante ng isang samama ni Leobes, maka isa lang. Hindi tagkapatid doon sa maliwanag, pababa ako. Ang kasunod ko, si Leobert, hindi ko pala napansin na si Leobert ang kasunod ko. Pagkasak siya ngayon doon sa iskinita ng bahay nila mama niya. Hmm. Pagkasak doon sa iskinita ng bahay nila mama niya. Tapos sumisigaw na, mama, dinadamay nila ako sa pagkawala ng may bibiling, bibiling. Bakit ako siya narinig is nila, dito sa kanya, oh, dong, nandito ako nalagpatan mo, bakit ano sinasigaw-sigaw mo dyan? Ano ang problema mo? Yung pagsunod ko sa kanya sa tamang bibiling, binalikan niya ako, pagbalik niya sa akin, nagkasalubungan kami. So, nagsuntok ako sa kanya, hindi ko alam yung ganti niya pala mayakas sa akin. Mayakas niya ako, saksak pala yan, yung sinasaksak niya na pala ako sa likod. Pero hindi ko umuunin pa. Hanggang na itulak ko siya. Pagtulak ko na nagdamputan ako ng mga pamalo na bagay na ilaan ako sa kanya. Nakita ko na pa sa likod ulit. Hindi ako nakadampot ng pamalo. Tinamaan nyo ulit ako sa pagilid. Doon ang nakaatras ako yun ang naramdaman ko yung drama. Nakaatras na ako hanggang bulag sa ito. Nakita ng gaya ko na bulag sa ito na sisigurin ako. Tumakbo nga ng pamalo na buo. Kaya tumakbo. Tapos yung isang pingsan ko naman isa, lumabas na rin ang bakura na nagsugod na rin sa kanya. Doon na lang takbo. Doon na nangyari po. Hanggang hinawakan ako, tumayo ako, pero pa, pinagpatawag yun siya ng ablansya, mga tanod, hanggang dumating ang mga barangay tanod doon. Na habang ako patayo doon, ang hinahawakan ko yung sugat ko sa bayuan ko. Okay. Yun po ang pangyayari sa amin. Okay. So yun yung pulot dulo kung bakit kanya sinaksak, sir. Dahil sinisingil mo siya. Kinukumusta mo kung ano nang balita doon sa sasabing yung unang kwento niya sa'yo na maghuhukay ka? Opo. Kailan niya yung nakwento sa'yo, sir? Mga April, bago matapos yung April yata po. Hindi ko na rin matanda basta mga bago mangyari yung ano, nasa kulang-kulang osodra, dalo, mga isang buwan sa lahat, yung mga ganyan. Okay. Bago mawala si Jorbelin? Opo. Okay. Anong pagkakwento particular niya sa iyo, sir? Nag-usap ba kayo or through phone lang po? Sa ano po, sa telepono po. Ah, telepono. Opo. Anong pagkasabi sa iyo? Na sinabihan niya ako na aking kumprontan niya ako na sabi niya, kuya, kaya mo bang humukay ng hukay na pwede nating libingan ng taong na hindi pwedeng mangamoy? Ayan, sibra, isip ko sa kanya, biro lang din yun. Ging ano ko siya na, ging sabihan ko siya na, o sige, magkakapira ba tayo dyan? Sabi niya yung pira, sabi niya yung pira, huwag mo nang problema yun. Sabi niya ako nang bahala dyan. Yun na, tapos wala na, naputol po yung utak namin na rin, naputol yung cellphone na, ano, basta sinabi ko sa kanya, sige, kung gusto mo, puntahan mo ako dito ng madaling araw ng umaga. Madaling araw, kata ng oras, sabi ko naman, basta sundin mo ako dito kung gusto mo talaga. Hmm. Sa akin, alam ko, ginasubukan nila kasi alam yung galing loob ako, galing dahi, kakalaya ko lang din. Misip na malakas ang loob ko. Kaya, pagdating ko, ito tuloy mo sa akin namin, nawala na yun. Hindi na yun, ano, natuloy. Tapos, kinabukasan yung mama niya, pumunta doon sa bahay, nakita ko, kausap ng nanay ko, magang-maga, aking pumunta ko, sabi ko, hey, ganda ko maga. Sabi ko, mukhang yung anak mo gabi, aking malating na. Sabi ko nang ganun, kung ano-ano na mga pinagsasabi. Sabi mo sa akin, oo nga, nandiyo ngayon, doon ngayon sa bahay, kasi pinangkakain niya nga yung mga ulam doon. Hindi ko na nga inano. Ibig sabihin, nung sinasabi niya yon na kung kayo maghukay, nandun din yung pamilya niya.
Nandun po siya sa baba ng bahay ng pamilya niya. Ah, sa baba? Okay. Nasa magulang niya. Magkaiba naman po bahay nila eh. Sinabi ng magulang niya sa akin na yung pagsabi ko ng gano'n na, hey, yung anak mo, iba-iba na namang isip kagabi ah. Mm-hmm. Sabi niya, gano'n na yun. Sabi niya, kung ako sa'yo, sabi niya, iwasan mo na lang yun. Huwag mo nang patulan yun kasi iba na, nagiging iba na ugali yun. Mm-hmm. Kaya yun, simulan yun, sir. Simula ko yun. Wala na. Hindi na po kami nagkikita. Wala na po akong number sa kanya. Wala na lahat. Mga ilang buwan, bago ko nagtatrabaho dito, nagtatrabaho po ako sa bayan. Ito na yung bago na lang po ako nagtatrabaho. Kasi yung mga panahon lang wala akong trabaho, may kulawa pa din pa sa amin. Namatay kasi yung pinagyan na ng kapatid ko, kaya hindi pa ako nakapagtrabaho ng ano. Pagtapos ng kulaw, yun, nakapag-apply ako. Nakatrabaho po ako sa konto, kaya nga po yung pagka-ano ni Dibilin, hindi po ako nakapagpulong na makahanap. Kailangan ko pasokan yung trabaho ko kasi tuntura po ako, hindi lang ako magkatrabaho. Napakalam ako sa auntie ko na auntie, hindi po ako makakatulong kasi maraming nang tumutulong na maghanap. Kasi ako, ano, sabi ko, mag-ano na lang po ako kapag makapag-trabaho ko, makatulong-tulong na mag-ano na lang. Kaya yun po, kaya ko siya natawa, nakapag-isip ako ng ganun doon sa tao, pagbalik ko. So parang tinanong mo yung ano, balikan ko lang yung sa kinumpronta mo siya, kasi parang sinisingil mo kung bakit hindi siya sumasama, tapos parang inuugnay mo doon sa unang kwento niya. Opo. Okay, pero nung una pa lang sa pagtanong mo na yun, suspected ka na may kinalaman siya? Kutob ko na rin po kasi matagal na eh, mga dalawang linggo na, nagkukutob na rin po ako kasi malayo na kasi yung imbestigahan eh. Kaya tapos nakapag-isip ako ng ganong salita na may nagsalita sa akin ng ganon. Kaya sana, gusto ko sana yung mangyari, kukumprontahin ko lang sana na kami kanilang sana. Kaya ganun lang sana yung mangyayari. Ganun yung sinapas niya ako ng pagkagabi na yun. Tapos, pangatlong araw, lumabas na yung ganun. Involved ako na ang involved. Kasi lumalabas, ikaw talaga yung pinaka-mastermind. Ikaw yung nag-isip, ikaw nag-plano. Oo nga po. Ako nga po ang nag-isip lahat ng plano niya na yun. Wala po akong kinalaman sa ganun sitasyon. Okay. Sir, balikan ko lang ano. Yung pagtatanong mo sa kanya, nagsabi ka ba ng pangalan o wala? Noong di ba tinanong mo kung halimbawa yun sa plano natin na maghuhukay, sinayo ba na si Job or ano man na sir? Wala po siyang binabanggit sa akin na pangalan na kung anong pangalan. Ito pa nung di ba kasi umuwi siya sa ano sa bahay nila at narinig niyo na sinabi niya na siya ang pinagbibintangan kay Jobelin sa pagkawala. Bakit niya nasabi yun? Hindi ko po alam. Yan ang hindi ko rin po alam kung bakit niya nasabi yun yung ganong salita na pag-uwi niya doon na yung pagkakita namin na umuwi siya doon na sige niya kapapunta sa nanay niya na nagsigaw siya ng gano'n. Kaya nga, sinigawan ko siya, oh, doon, ano ang mga pinagsasabi mo? Kinanong ko siya. Okay, pero wala kang sinabi sa kanya na parang pinagbibintangan mo, nasaan ka? Hindi mo inaano si Job, baka ikaw na ito yung sinasabi mong maghuhukay. Opo, ito wala po akong binabigit sa kanyang ganyan. Wala kang sinabi sa kanyang ganyan, gano'n? Wala po. Sir, nabanggit din sa akin ni Ma'am Jenny yung kapatid niyo po. Sabi niya, parang nung after nung makalaya ka, medyo good vibes kayo, magbarkada talaga kayo ni Leobart. But nagkaroon kayo ng hindi pagkaunawaan. Kailan po yun at bakit? Yung tungkol naman po, sana yun, sama ko po na ibinigay niya sa amin na kinawa namin dalawang matatali doon sa bahay niya na sa bahay-bahay niya doon, yung bahay niya talaga doon. Tapos nabutin namin siya doon na nagainuman. Ngayon, sabi ko, binalikan namin siya tayo, inaarbor namin yung manok kasi kayang hindi niya masyadong nahalagaan ay kung paano magagandang manok. Sabi ko lang niya, napuntahan namin, hingiin na lang namin, ibinigay niya. Ngayon, pagbigay niya, habang nakatali yung manok doon, nagtatagay-tagay kami, nag-uubos kami ng isang 4 kantos, pero may mga kainuman siyang iba doon, yung mga mag-asawa rin doon, na kapitbahay niya, nandoon, iniwan namin. Tapos sabi niya, sama ako doon sa inyo. Sabi ko, walang problema, sama ka. Sabi ko, ito, paano yan yung motor mo? Ang laking ka na. Sabi ko, ano ko yan? Sabi ko, oh, sige, sabi ko, gano'n. Mauna na kami, sunod ka na lang, sabi ko sa kanya. Nauna kami. Abang pag-una namin doon na pag-uwi sa bahay, may mga tao doon sa bahay kasi mga nagainuman din, mga nagainuman na sa amin. Inig sa kayong manok. Sabi ko sa kanila, oh ano, may manok kayong panglabad yan, may itarik ko pang manok ko. Sabi ko naman noon.
Grabe na kung tayo din, wala. Sabi nga, gawin na lang natin pulutan yan. Pulutan na lang tayo dito, mag-inoma na lang tayo. Sabi hindi, kakainin ko lang ngayon eh. Tapos sabi nyo, pulutan. Ngayon, pinali namin doon sa lalim ng mangga, dumating siya. Pagdating niya doon, marap paghalo na pag-inoman din ng biluan natin sa pag-inoman. Ay nga, hindi naman nagpapahinga na rin ako, hindi na kuminom. Kasi ano pa lang yan, yung mga last pa lang ng umaga. Sabi ko, pahinga na muna ako kasi hindi na ako mag-inom. Nasa loob na ako ng kwarto, kausap ko yung kasi-smit-smit ko. Ito doon na lang ako muna sa loob kasi ginagalitan ako nag-inom. Ngayon, nagkakauyan sila, nagkakantawa na sila doon sa inuman na parang magkakuha ng pulutan. Nag-uwi siya, nagkuha ng isang manok doon sa bahay nila. Pag-uwi niya doon, inanap niya yung inahin na manok, wala. Ngayon, pag bumalik siya dito sa aming bandita, aming sarampano, ang inaano niya, dalawa rang manok ang kinuha namin. Sabi ko sa kanya, lumabas ako ng kwarto, sabi ko doon, isa lang ang kinuha namin manok, huwag mo kaming kabibigyan. Kung gusto mong kunin yung manok mo, ayun, ibabalik naman sa'yo, pero huwag mo kaming gagawa ng kinimatan na kinuha namin yung manok sa'yo. Kasama ko yung kapatid ko. Diyan, saksi yung mga nakakainuma mo na yun kung ilang manok ang dala namin. Ngayon, hindi siya magano, hindi siya magtigil. Sabi ko sa kanya, bahala ka na dyan, umalis ako. Habang nagatwintuhan sila, nagainuman sila, umalis ako sa kwarto ko. Kasi malapit na yung kwarto ko sa iniinuman nila eh. Sa may furniture sila umiinom eh. Pagdating doon, mamaya-maya siguro, mga 30 minutes o 20 minutes, dumaan siya ulit. Pinagmumura niya na ako, pinaghahamon niya ako. Sabi ko kanya ko, mag-uwi ka na. Kung hindi mo na kaya, mag-uwi ka na. Kung hindi, magpahinga ka na dyan. Huwag mo akong pilitin. Ay, kusano, nag-ainit ka rin ulo ko doon sa loob ng pasto ko kasi naaway ako ng pitro kasi inaanin mo na ako na nag-ainom. Naaway-away niya ako. Nag-init ulo ko sa kanya. Sabi ko, hintay lang, lalabasin kito dyan. Hinaan mo na ako sa tukan eh. Sabi ko, sige, saglit lang. Paglabas, pero siyempre, pinagsitingnan lang siya ng kapatid ko at mga pinsana namin sa side ng tatay. Nainisip nila, hindi ko patulan kasi pinsan ko rin. Pero sa kaya na hinamon niya ako ng hinamon na parang pinapahiyaan niya ako na gano'n, napatulan ko siya, sinatulan ko siya tuloy na sinunto ko siya. Pag sinunto ko sa kanya, hindi yan siya nakaano, hindi ito yan siya nakaramon, talagang tumulog yan siya, talagang kinaano ko yan siya. Sabi ko sa kanya, tapos tinawat siya ng mga kapatid ko, sabi ng mga kapatid ko, kuya, huwag mo nang patulan yan. Hanggang nagkasabayang kami ulit mag-inom, kaya pauwi, ayaw niya mag-uwi. Nag-ihingi ako ng pasensya po sa kanya. Talaga hindi niya kumapatawad. Sa ano. Pero nagsabay pa rin ako mapag-inuman sa kanila. Inayos namin, gabi na sila umuwi. Nilasan ko, wala na siyang gasolina. Binigyan ko sila kapatid ko ng gasolina. Nagsipit sa ibang sa motor nila doon para makauwi lang. Yun lang nun, mga isang linggo, sinisiraan niya ako sa sikro kasi kakilala niya. Pinuntahan ko siya doon sa Pulang Lupa. Kinausap ko siya doon ng personal. Sabi sa kanya, kung galit ka sa akin doon, sa akin lang. Huwag mo idamay o relaxin ko sa iba. Sabi ko, kilala mo ako pag ako mag-visit. Kahit sabi ko ikaw, tatablayin kita, sabi ko sa kanya. Mag-aaway at mag-aaway. Pero sabi ko, ngayon, lumalapit ako sa'yo, naghihingi ako ng pasensya na magkaayos kayo. Kung anumang problema ko sa'yo, sana mapatawad mo ako. Hanggang ay nagainom mo yun sa doon, nilabasan niya pa ako ng itak niya doon, mahaba ang itak niya sa bahay niya. Sabi ko, sige, kung kaya mo pumatay ng pinsan, patayin mo ako, pero at least humihingi ako ng pasensya sa'yo kung anong kasalanan ko sa'yo. Hindi na tinuloy yun, hindi na tinuloy hanggang. So doon na po yung, ano, yung alitan niyo na hindi na kayo nagkaayos. Bali, kailan po yun, sir? Hindi, nagkaayos naman din po kami noon. Ah, nagkaayos. Okay. Nagkaayos, pero nagkalabo-labo na po kami. Hindi na po kami dati na nagkasama. Pag siyempre na wala niya ako mag-inom, punta ako. Ah, so parang ano, okay naman kayo, pero nagkalamat na. Hindi na kayo yun talang magkasama lagi. So, anong date po yun, sir? Kung natatandaan niyo po. Mga April po yun, mga ganun, April. April. So, April din po yung last na nagkita kayo o nagkasama kayo? Hindi po, yung mga April po, yung mga ganun, April po kami na huling kita namin, yung nandiyan siya, yung pumunta ako sa bahay nila. Tapos yung huling tawag niya sa akin,
Matagal-tagal na rin po yun, mga video. Hindi ko lang po maisunod sa tawag niya na yun, mga isang linggo. Basta tinawagan niya rin po ako ng mga ganong ano. Okay, pero sa nang nagsimula o sa nang nauna? Yung tumawag siya, yung sinasabing kung marunong ka mag-hukay mo mag-hukay? O yung nagkaroon na kayo ng lamat na yung sa pinagbintang sa manok? Sa nang nauna doon? Nauna po yung may lamat na kami sa manok. Ah, tapos sumunod yung, ibig sabihin nahuli na yung tinawagan kanya kung kayang maghukay. Huli na yan po, kasi medyo nag-aisa-aisa na kami, nagkakakinta rin po na kami nito sa cellphone na nagkakamusta-kamusta na kami. Tapos bigla niya na lang akong ginanon. Okay, pero tawag lang yan sir, after ng tawag na yon hindi na kayo uli nagkita? Opo, wala na kami nga matawag lang po yun. Simula na yan, hindi na po kami nagkausap. Pero sir, yung pagkakwento niya, no? Ulitin ko lang, ang pagkasabi niya sa'yo ay anong pagkasabi niya? Kung kaya mo maghukay? Ano raw? Opo, kung kaya ko raw maghukay ng libingan ng tao na hindi mga mall. Ah, so anong naisip mo agad nun? Siyempre kung ganun na ilibing at saka tao yung nababanggit, siyempre magpapatay ka ng tao pag ganun. Opo, ang inisip ko sa kanya, parang sinasubukan niya lang po ako, parang kung sa akin po, parang inaurat niya lang po ako kasi siyempre alam mo pong galing ako ng tulungan na tinitignan niya kung anong magiging reaction ko po. Yun ang isip ko sa kanya. Kasi parang gusto niya mga objek-objek lang pa po. Yun na yung nararamdaman ko sa kanya po. Okay. Maliban doon sa binabanggit niya yun, sir, mayroon pa siyang ibang specific na kung babae ba o lalaki ang babantayan? Wala po. Pero ang nasabihin sa akin, na pagpandi ko sa kanya ng mga pagpipirahan, ang sinagot niya sa akin, ako nang bahala sa tira, pero pagsasawaan na lang natin. Ah, okay. So, pagsasawaan, ibig sabihin parang pagsasamantalahan, parang gano'n? O, parang gano'n po. Kasi pagsasawaan daw eh. Sabi niya? Okay, kung, opo, yun ang sabi niya. Okay, so ulitin ko ha. Ang sabi niya, may huhukayin kung kaya ng tao, then pagsasawaan. So, ibig sabihin, pagsasamantalahan. May nabanggit ba kung anong oras daw yun, babantayan? Wala naman po. Ang sabi niya lang po sa akin, kasi sabi niya sa akin, mas magandang apurahin. Kasi minsan, umaalis ng maaga, umuwi ng hapon, sabi niya lang gano'n, tapos umaalis ng umaga. Ganun yung mga inaaral niya sa akin. Pero wala akong ini-speak kung sino mga babae na umuwi ng gano'ng sinasabi niya sa akin. Kaya sa akin, parang binaliwala ko man lang yung mga sinabi niya na yun sa akin. Pero may nabanggit ba sir na lugar kung saan ang tagpuan o saan yung plano? Wala po, wala siyang nabanggit sa akin ng mga ganyan. Basta ang nasalita niya lang sa akin kung kaya kong maghukay. Okay, kung kaya niya maghukay, at the same time, pagsasawaan itong taong ito, tapos yung sinasabing maagas ang umaalis at gabing umuwi, yun lang po yung specific na nabanggit. Wala nabanggit na tao kung sino? Wala po, wala na siyang ibang nabanggit, hindi ganun lang po. Okay. Sige po. Sir, ngayon, para sa side mo, kasi ikaw ang lumalabas based sa kanyang testimonya at ayon sa PNP ko sakali man, madadamay ka sa kaso. Paano mo mapatunayan na wala ka talaga sa eksena? Ano na lang po, yung papatunayan ko na lang po sa kanya, yung mga panahon nang nawala yung si Jubilin, na hindi kami magkasama. Na hindi kami magkasama po. Kahit na yung simula nag-away kami, simula nagkausap kami, na hindi niya ako nakasama at hindi niya na po ako nakakausap. Okay. So yun na lang po yung tani kong magagawang paraan. Kasi kung ano mga pinagsasabi niya po, nakomenta ako po. Kasi wala po rin talaga po kung alam na isasabot sa mga laparatang niya. Okay. Sir, may magkapatunay ba na ikaw ay hindi umalis or may kasama ka ba nung araw noong August 5 na Biyernes? Opo, mayroon po sa parte ng ginatrabuhan ko po. Okay. Simulan 3 hanggang 6 po. 3 hanggang 6 ng hapon? Opo. Okay, pero may magkapatunay diba na natulog ka doon o hindi ka na umalis doon? Opo. Ah, okay, ilan may mga katrabaho ba sir ang magkapatunay na hindi ka umalis ng ano yung construction site mo ba? Opo. Okay. May magkapatunay po doon na hindi kayo umalis, ha? Mayroon po yung kasama ko natutulog po doon. Okay. Bali, ilan sila, sir? Bali, isa lang po kasi apat lang po rin kami doon sa ginatrabaho na. Bali, lima lang po kami. Tatlong umuwi. Dalawa pang naiiwan doon. Okay. So, masabi natin na malinis ang konsensya mo, sir? Apo.
Okay. Palagin mo, anong dahilan? Bakit dinadamay ka nitong si Leobert? Hindi ko nga po alam kasi kung bakit po gano'n ang ginagawa sa akin. Hindi ko po, wala pong maisip na masama ang loob niya na bakit kinama niya ako sa kaso na ganyan. Hmm. Wala po akong ano po ako dyan. Nagulat na lang po ako na nakasama po ako sa kaso na yun ngayon before na nangyari sa amin yung gabi na yun. Okay. Sige po. Sir, thank you ha. So, paano nakuha ko lang yung side mo at nakapagpaliwanag ka at maging malinis naman yung pangalan mo, sir. Anong gusto mong sabihin mo na lang sa mga kababayan po natin na nakapanood, nakapakinig, na lumalabas na ikaw po yung pinakapinuno nitong plano na ito, sir? Para sa yung side. Go ahead po. Yung masasabi ko lang po sa mga nakakarinig at sa mga nakakakilala sa akin, kung ano ang pagkakilala nila sa akin, kung ano ang pag-iisip nila po sa akin, sila na lang po ang bahala ng humusga. Sa anong tingin po nila na may mga katalanan ako, bahala na po sila kung anong isusun nila sa akin. Ito na lang po ang sinasabi ko na wala po akong alam sa mga nangyari po. Okay. Sir, last one na lang. Di ba kayo po, sabi niya, ex-convict po or galing kayo sa Iwahig? Ano yung last or kaso niyo ho? Karnap po. Ah, karnaping. So, walang involvement ng pagpatay or rape, sir? Wala po akong involved na ganun kaso kahit ngayon pa po ng bata pa po ako. Okay. Sige po. Maraming salamat, sir, sa ano po sa inyong pagkapaunlak po. Sir, thank you. Amo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.